Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inikin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner?
The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Now, Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Roselle Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigarot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At natapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe.
Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Sa panghilari ka doon, nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Ayun, oras natin sa Hudyat, alas 7:45 ng gabi, Philippine Standard Time. At maulang gabi sa inyong lahat at siyempre sa inyong programang Tropa, no? Siyempre, Rosel Lopez pa rin ang inyong kasama. At ako, talaga namang ito si Enteng, napakalakas pala, ha? Kuya Enteng! Abay, meron ko kasing kasama dito po sa media Riders Eagles Club ng CLR 45 na Enteng po pangalan. Pero hindi po siya yung bagyo, kapangalan lang. Well, mga kaibigan, magandang gabi at maulang gabi sa inyong lahat at welcome sa programa ang Tropa. At syempre po, tataka kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-live streaming dahil po meron tayong mga nilakad, nagpunta tayo sa ilang mga programs natin na CLR 45 katulad ng Medical Mission at feeding program dyan po sa lalawigan ng Isabela. At tayong mga kaibigan, ako ilang araw ho kami doon dahil alam nyo, ang Isabela ay napakalayo from Metro Manila. Syempre, by land, dahil po yung aking chopper ay medyo may diferensya. Kaya hindi po ako nakapag-chopper, kaya baylan doon tayo. At syempre kasama namin sa pangunguna ng aming butihing governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili, yung pong isinagawang medical mission at feeding program sa May Jones, sa May Bayan ng Jones, dyan po sa lalawigan ng Isabela. At kasama rin namin doon sa aming mga aspirant, sina Kuya Jun Roan, no? Ah, magandang gabi sa iyo, Kuya Jun. Nanonood pala siya. Nasa Quezon City raw siya. At ganyan si Ma'am Maylene Monteroso ng Cagayan. Uy, ma'am, galing ho kami dyan ha, dahil dumaan ho kami pa uwi. Dyan po may sa May Cagayan ba yun? Tama. Ayun. Enteng, umalis naman na po sana. Eh, palis na raw ho yan. Sabi ng Pag-asa bukas, ewan natin kung how true. Mahirap po talaga may bagyo, no? Diba? E, tapos pangalan pa, Enteng. Nako po, si Enteng. Okay, so yun mga kaibigan, tuwad nga lang sila, buti na lang nandun ho kami sa Isabela, ay wala hong bagyo, talaga hong tirik na tirik si Haring Araw at nag 44 degrees pa, no? Eh, talaga namang mainit, at least naging successful yung aming ginawang medical mission at feeding program. May natuwa naman ho yung mga residente doon, ayun, kawawa doon mga taga Cagayan Valley, bahana po. Ay kahit po saan, Quezon City, Valenzuela, Pasay, Rizal, no? Ay talaga hong baha, wala ho tayong magagawa. Ayan, ibig sabihin yan, ihudyat na malapit na po ang hula, na malapit na ang wakas ng lupa. Ay, huwag ho tayong magtaka. Dapat ho maghanda tayo at yung ating mga kababayan, mga kapatid, dapat magsisi na sa mga ginagawa nilang mga kasalanan. Okay. Lahat yun tayo. Hindi ko sinabing kayo lang. Ayan. Ayan. At yun nga, sinasabi natin, mga kaibigan, buti pa alamin natin sa DOST Pag-asa, ang lagay po ng ating panahon, siyempre po dyan po sa pag-uulat, no, ng ating ating isa sa weather specialist po ng DOST Pag-asa. Ang nakita ko pong nagulat ko, ito po yung kaninang umaga, no? Kaninang umaga pa, no, sa kanila sinagawang press briefing ni nasa pangunguna po ni Benison Estareja. So ito naman eh yung kanilang briefing hanggang sa susunod pong 24 oras 'yan. Buti po alamin natin sa pagulat ng ating kasamang si Benison Estareja. Narito po. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of 5 in the morning, araw ng Martes.
As of 4 in the morning po ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Enteng sa coastal waters po ng Paway sa Ilocos Norte na po. At taglay nitong hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 125 kilometers per hour. At kumikilos pa rin po pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So kapansin-pansin po yung bahagyang paghina nitong si Bagyong Enteng dahil dumaan ito sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera region. Yung mga, mga bulubundukin na lugar po doon ang siyang bahagyang nagpahina. Subalit pagdating po dito sa may West Philippine Sea, mamayang umaga ay posibleng unti-unting lalakas muli itong si Bagyong Enteng. Samantala, based naman sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Itong mga kulay pula at kulay orange, associated pa rin po yan sa may western section ng Luzon and Visayas, doon sa southwest monsoon or habagat na siyang bahagyang pinalalakas pa rin po nitong si Tropical Storm Enteng. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpul ng ulap sa may silangan ng Luzon na nag-e-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility. At posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya patuloy po tayong magmamonitor. Sa ngayon, meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning. As of 5 in the morning po yan, meron tayong orange warning sa Metro Manila, Zambales, and Bataan. So ibig sabihin po, intense rains or malalakas na mga pag-ulan na mararanasan dun sa mga nabanggit natin na areas. Habang meron naman tayong yellow warning dito pa rin sa may areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Cavite. So ibig sabihin, heavy rains po at possible pa rin ang mga pagbaha, lalo na po sa mga low-lying areas. Kaya lagi po tumutok dahil possible pa rin yung mga heavy rainfall warnings po sa mga susunod na ating bulletins. Ito po yung ating latest track ng pag-asa regarding kay Tropical Storm Enteng. As of 2 in the morning, nandito pa siya sa may area po ng Apayao and Kalinga at inaasahan po na ito ay tatawid pa dito sa may areas po ng Ilocos Region. As of 4 in the morning, nasa may Ilocos Norte na nga at inaasahan kikilos dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali hanggang sa hapon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm dahil ito ay nasa may karagatan na at unti-unting kikilos na pakaliwa or westward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw or umaga. Posible siyang maging typhoon pa habang nandito sa may area ng South China Sea at makarating dito sa may Southern China sa mga susunod pa na araw. In terms of its winds or its effect, kung mapapansin po nila na sa around 300 to 400 kilometers po yung diametro, yung kabuang lawak nitong si Bagyong Enteng. At pagsapit dito sa may karagatan, ay posible pa rin pumahagip ng malalakas na hangin itong Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region nitong si Bagyong Enteng. Estimated location po natin mamayang hapon is around 110 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte, offshore po. Then pagsapit naman bukas ng madaling araw, nasa loob pa rin siya ng PAR, 2 a.m. at around 315 kilometers west of Calayan, Cagayan. At pagsapit naman po bukas ng hapon ay nasa labas na ito ng ating PAR at around 415 kilometers west of Cagayan. Ito naman po yung mga areas natin na may tropical cyclone wind signals or babala po ito sa hangin. Signal number 2 pa rin sa may Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, at ang kanlurang bahagi po ng mainland Cagayan kabilang na ang Babuyan Island. So ito po yung mga karanas ng gale force winds or malalakas po na mga hangin sa mga susunod na oras. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 or strong winds sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion of La Union, gayon din ang Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, gayon din sa Batanes, natitirang bahagi pa ng Cagayan kabilang na rin ang Babuyan Islands, Isabela, northern portion of Nueva Vizcaya at northern portion of Quirino. Yung ibang areas pa rin po dito sa may Aurora and other parts of northern Luzon ay nabawasan na po yung ating tropical cyclone wind signals. At aasahan pa rin natin habang kumikilos pakaliwa itong si Bagyong Enteng ay mas mababawasan po yung ating mga wind signals in some areas of northern Luzon mamayang tanghali. Pagdating naman sa mga pag-ulan, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na ulan doon sa mga areas na pinakamalapit sa bagyo kabilang na dyan ang Ilocos Region at dahil naman sa habagat sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. And please take note po, doon sa mga areas like Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magpapatuloy po ang heavy to intense sa mga pag-ulan, hindi lang ngayong araw, kundi hanggang sa araw po ng Thursday. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagguho ng lupa sa inyong lugar.
Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains for today sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera Region. Direktang epekto ng bagyo, habang may habagat pa rin na iiral ngayong araw dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi po ng Palawan. Kaya possible pa rin tayo magtaas ng heavy rainfall warnings dito sa mga areas na ito sa susunod po na 24 oras. By tomorrow, halos yung mga lugar na rin po na yun ang magkakaroon ng moderate to heavy na mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters over the entire Ilocos region. Ganyan din sa Benguet, Nueva Ecija, Tarlac pa rin, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan. Habang pagsapit po ng Thursday, bahagyang mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na ulan, kabilang ng Pangasinan, pero nandyan pa rin po sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila pa rin po, halos buong Calabarzon at hilagang bahagi pa rin po ng Palawan. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas po ng bahay, ay make sure na meron tayong pananggalang, hindi lang po sa ulan, kundi maging sa mga pagbaha. And dahil naman po sa Southwest Monsoon na siyang iiral pa rin sa mga susunod na araw, ay magkakaroon din tayo ng gusty conditions o yung paminsa-minsang malakas po na hangin na hindi naman galing mismo dito kay Bagyong Enteng, kundi dahil sa habagat. Gusty conditions over Ilocos Region for today, ganyan din ang Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, and Northern Samar. Habang bukas, meron pa rin pabugso-bugsong hangin dito sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and Northern Samar. Kaya naman, patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, lagi po mag-ingat sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas. Make sure na nagmamonitor din po tayo ng ating mga water levels sa mga kailugan dahil posibleng umapaw din po ito, lalo na kung magpapatuloy yung malakas na ulan dun sa mga kabundukan na bigla-bigla pong bababa sa ating mga downstream areas. And possible nga yung pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar sa may Cordillera region at maging sa mga some areas po dito sa may Cagayan Valley and Calabarzon. And in terms of our waves, sa mga coastal waters po natin, meron tayong gale warning pa rin or babala sa matataas na alon dito sa may northern and central Luzon, kabina ng mga baybayin ng Batanes, pababa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, kabina ng Babuyan Islands, Isabela, hanggang dito sa may Aurora. So tinanggal na po natin yung gale warning sa may Quezon and Camarines Norte. Hanggang 4.5 meters po yung magiging taas ng mga alon ngayong araw dito sa mga areas na to, equivalent sa isa't kalahating palapag po ng gusali, delikado sa small sea vessels. Kung merong wind signal, automatically po suspended for all types of sea vessels. Pero kapag gale warning at wala naman pong wind signals, yung mga small sea vessels po possible na pagbawalan pumalaot. At yung storm surge naman po, daluyong ng bagyo na 1 hanggang 2 metro, possible naman po dito pa rin sa norte, kabila ng mga baybayin dito sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Lagi po makinig sa ating mga updates sa ating Facebook, X at magi dito sa ating PAGASA Weather Report na nag-update po tayo every 6 hours kung sa weather update, habang every 3 hours naman po pagdating sa ating Tropical Cyclone Bulletins. At lagi magtungo po sa ating official website na bagong.pagasa.post.gov.ph. Ako muli si Benny Sonestareha, mag-ingat po tayo. Okay, maraming salamat sa iyo, Patropang Benson Estareha. At nagatid po sa atin yan sa oras na alas 7.56 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid, mga kuya, ate Buso at Prince of Eagle sa ating programang Tropa. Siyempre dito lang po sa Millennial Online TV News and Updates. Malino po sinabi, ngayon nandun nga po sa may Cagayan na yung bagyo at ngayon ay... pupunta na raw po yan bukas ng madaling araw dyan po sa karagatan. So paalis na po ang bagyo. Sana naman dahil ang laki na ho ng perwisyo, no, sa iba't ibang lugar dito po sa Metro Manila, maging sa Karatig lalawigan. So, Enteng, ano ba yung pinaggagawa mo? Ha? Hindi ho yung Enteng na kasama namin, yung pong Enteng na bagyo. O, si Enteng ho, mabait ho yan, si Broteng, si
Kuya Teng, mabait po yan. At magandang gabi rin kay Dave Stanislao, ang ating kuya rin po ito, kasama rin natin sa CLR 45. Magandang gabi siya, Kuya Dave. Welcome sa programang Tropa. At mga kaibigan, ngayon tuloy-tuloy tayo. Siyempre, Rosel Lopez at your service, ang ating technical side na si Mr. J. Yeah, magandang gabi. At yun nga, tulad na sinabi natin sa inyo, mga katropa, no, mga katoto, ano ba yung aming ginawa, no? Diyan po sa lalawigan po ng Isabela, yan pong medical mission at feeding program, diyan po sa may Jones, sa bayan ng Jones, diyan po sa may lalawigan nga ng Isabela. So alamin natin, mga katropa, kung ano po ang naging kaganapan doon po sa may lalawigan ng Isabela. At part 1 po, no? Ilabas muna natin itong part 1 at mamaya po yung ating part 2 ng ginawang medical mission ng Central Luzon Region 45. At siyempre, ang ating Raydang Builders International at siyempre ang Guardians Brotherhood International Incorporated sa pangunguna pa rin po ng aming chairman na si Governor Rafael Agcawili. So narito po, mga katropa. Medical one dito sa bayan ng Jones, dito sa Isabela, kung saan magkakaroon ng medical mission, no? Itong Healing Together, itong Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated and World Philosophical Forum. At syempre, yan sa pangunguna po ni Governor Rafael Agcawili, at syempre kasama ang Guardians International Brotherhood Foundation at ang Raydang International Builders and Developer Corporation at Polo Lopez Foundation. At syempre, sa pangunguna rin yan ng dating Councilor Nathan Jones na si J.R. Barbas Vallejo. No? So magsasalip puwersa sila para dito sa mga taga-barangay Tibulwan, dito sa Jones, dito sa lalawigan ng Isabela. So abangan po natin ang isa sa gawang medical mission. Sa pumagiting ng abogado ni Tri Antonio Modesto na Capra Jr. Maraming salamat po sa inyong presensya. Okay, so pwede na po natin sunod ang programa. Yan po, hintayin pa natin yung mga ibang manggagaling pa po sa mga ibang barangay. Okay, so Ate Mitch, palakpakan naman po natin, palakpakan kay Apo de Presensya ni Kapitan Edito Corameng Hagis. National Anthem and Eagles Hymn. Of the cherished goals and objectives of our beloved fraternity, we beseech you, all powerful God, to reach our hearts, to enlighten our minds, and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goal and objectives, not only in this particular occasion, but also on the many of the times of striving endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirits and purify our steps as we see, keep, and edify our fraternity, everyone, and hope that as we strive perseveringly to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine providence we fervently ask under your supreme guidance and direction. Amen.
Una naman. Sorry po. Si Kuya Edwin Pastor. Ayan, Pastor po ang ating Kuya Edwin.
Ganun din po, binabati natin muli, taga dito din po sa Corporation, sa siyudad ng Tumigaraw, ang ating butihing kaibigan, Kuya Attorney Modesto Lacambra Jr. Galing po yan, from north to south po siya, from north to NCR. Ganun din po ang ating mga kabaligan na miyembro ng CLR 45 Black Hawks Eagles Club members and aspirants. CLR 45 Captain Elite Eagles Club, CLR 45 Commodore Eagles Club, CLR 45 Admiral Eagles Club, CLR 45 Golden Eagles Club, and CLR 45 Apo Eagles Club. Metro District Male and Female Eagles, may mga ate rin po tayo na nandito ngayon, at ang ating mga kuya na nakikita nyo po, no, na nakasuot ng pag-agilang kasuotan. At ang Awanggan Eagles Club. Napakarami po ang nagtulong-tulong sa babaeng apo tinitirato ni Governor Rafael at Kawini. Kahit kasamit apo, kahit inumutibyang, kahit baka nalipatan yun, kahit may tao magsarsarita ni Samuel ako, baka nakalimutan nila ako, limang taon po tayo nawala sa bayan ng Jones. Pagkatapos po ng aking panunungkulan noong 2019, ako po ay lumipat sa national government at hanggang ngayon po ay nagtatrabaho sa political affairs office po ng ating mahal na Pangulo. So, ito po pagpunta natin dito, ipinagpaalam ko sa ating mahal na governor, sabi ko po, baka pwede natin mabanggit ano po ang pakikisa ng CLR 45 sa bagong Pilipinas, at ang Partido Federal po na ako po ngayon ang municipal chairman dito po sa bayan ng Jules. Kaya ito man ako kayo, pakamukan niya ayo, politik pa rin ako, ganoon din ang agas na ito sa mga kit libre. Nagito'y kit nakapintas na agas na makabalaig, hindi yung mga tulong hindi masaksakit, nariklik na, pinasaan na itikit na yung agas. Palapakan tayo man ako. Ang nagbibigin niyan, muli ay ang Central Luzon Region 45 sa pamumuno ni Governor Rafael Tomini at yung mga miyembro ko na guardians dito. Guardians din po ang ating butihing chairman. So ako po, si Kuya J.R. Vargas Vallejo, muli po nagbalik dito sa bayan ng Jones at kung ipakita tayo ako na adakit at nalikabaylan tayo ng mga ipaay iti servisyo para kaligiti kailan tayo. Sa akin lang po mga ako, Kuya J.R. kahit ano yung mababariyo, it makababala at text namin at tayo na ang pakastoy na. So dito yung ako na medical mission, ang makikita po natin na kailangan pa rin ng patuloy na servisyo na magagaling sa atin ay palagi po natin kakausapin ang ating mahal na chairman na sana ay pagbigyan muli tayo sa mga susunod pa na mga pagkakataon. Kaya ito binang ako na i-announce kanyayo, kanya. Kaya ito yung kumalik ako, ilayo po sana ng Panginoon, kapag tayo po ay nagkasakit at kailangan ng hospital, huwag po tayo magdalawang isip na pumunta sa Southern Isabela Medical Center. Diyan dati ako na emergency na punaga. At ito yung kumibiyak ako, ang abang lingkod ninyo ay nabibigyan ko ng pondo na maaaring makatulong sa inyo at kirpirma ng kita po tigaran ni Leder. Nung makonfine kayo ako, yan nadayo tayo at hindi makonfine kiti SINC kit kasapulan niyo ako titulong lalpas ti PhilHealth hanyo kayo na cover iti amin na mabayadan niyo umasinig kayo lang kanyang ako ang kayo po sa gahit. Kontakin niyo po ang ating mga barangay officials sinarayan niyo na tayo yan po ang ating pinagkakatiwalaan dito sa barangay isumit ako ti Mesa na seksecure na kanya tunayan lang yung magpapala. Asit ganyan lang ako, ni Apo Ryan, da Bagis nga ako, dumiti ka Bagis na nyo dito eh. Nga, asit ganyan lang eh. Da Pati Ardel, gabi ka, asit ganyan lang eh. Dito kang opisyal, dumiti ka ganyan tayo. Keto, kasapulan kayo ako, hang kayo ang agwado ang masilip na niya. At taga San Vicente na ako ng hospital na dengue ni Ubing, natulungan tayo medyo Ubing din ako. So muli po, kung kakailanganin natin ng tulong sa Southern Isabela Medical Center, awan iti kabailang iti private hospital ako, iti jail lang iti kondok niya. So lumapit lang po kayo sa akin, matutulungan po natin na ma-over ang mga hospitalization bills po, hospital bills po ninyo. Tulong po sa atin yan ng Department of Health at ng liderato ni Congressman Rod Salo na nagtiwala rin po sa abanding ko. Okay, hanggang yung gagawa po po kanya-kanya. Politik, SINC ako. Rivera,
lokal lang, sa balik ng private hospital, basit na yung kabailan kayo. Ngayon ko kaya itong kadakay na tulong ako, SIMC ako ni Papanato. Iyan na rin po na rin ako. Kanya, natatay yung hospital. Ngayon po, nagis ko kayong pasalamatan sa mga tumugon sa pagpunta rito. Isipin po natin para po sa atin ito. Mula po ang tema. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa mga nandito sa kayo. At kami pala ay pumunta dito para makatiyo sa inyo upang makatulong sa inyong mga kalusugan. At ang kapasalamat ako, yun sa lahat, sa ating pangamahalong Panginoon, kapasalamat tayo lahat, hindi lang ako. At kung hindi siya, ay hindi tayo makakarating sa araw na ito. At lalo na lang na nagpapasalamat din ako sa akin na okay ni Governor, Governor Albano, at sa Mayor ng Jones, maraming salamat at nakarating kami dito sa bayan ninyo at sa lahat ng mga SB, maraming salamat at higit sa lahat, kasalamat din tayo sa ating mga kapulisan kasi sila ang nangalaga sa ating prison order at lalong-lalo na dito sa maraming kapitan sa Dibuloan. Maraming salamat at sa ngayon si kapitan hindi siya nakakil dahil may problema siya sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, pasalamat din tayo sa ating mga magawad at ang ating mga kamod na laging sumusuporta sa ating medical mission dahil man sa tayo pupunta, tinutulungan tayo ng bawat na kanilang nasasakupan. So nagpapasalamat din ako sa mga officialis ng Senat Unified na walang kupas at walang pagod ang suporta. No? Kahit nasa malayong lugar ay talagang gusto rin nila magkatid ng gumawa ng paraan para makasama sa ating mga activities, lalo-lalo na sa ating medical mission. So, maraming salamat sa lahat, ano? Lalo-lalo na dito sa ating Vice Governor, at dito sa mayor, kaya to kami, Kuya, to kami na Capra, at sa Vice Supremo, James Fernandez, lahat ay gumawa ng paraan upang makarating dito sa inyo. At mapapaano rin kami na dito sa mayor, papasalamat din ako kay Kuya Atty. Balilo. Papasalamat ako at itong kuya namin ay napakasipag. Ano? Upang makapaghatid din dito sa inyo ng tulong. Ito ay ginagawa ko namin para sa inyo at sa mga bata. Kasi napakaganda. Kapag tayo ay gumagawa sa kapwa, ay magaan sa ating katawan. At tayo ay nakakatulong lalo-lalo na sa mga nananailangan. Parating namin sa inyo, kami ako ay malayo man ang nanay binagalingan. Pero kapag si Kuya Atty. Balilio, kapag sinabi niya ng tulong, makakatulong lang tayo ng paraan upang makatulong din sa inyo. Ano? Sana sa araw na ito, ito ay hindi kaming naghihingi niya namang kabayaran sa inyo. Ang gusto lang namin yung mahalaga sa isang buhay ng isang tao kung paano natin matulungan yung pangangailangan. So, lalo-lalo na sa ating mga kabataan, so lalo natin pagtibayin ang ating relasyon gitna sa lahat sa Panginoon at lalo-lalo na yung espiritu natin sa ating mga nagsiservisyo lalo-lalo na sa lupa ng gabi. Kaya kung kayo makakalim mo, yung respeto ay napakahalaga, lalo-lalo na kung tayo ay nagkakaisa. Ano yung mangatid ang dami natin kung tayo ay hindi nagkakaisa? Kaya napakahalaga, napakalaging bagay na tayo lahat ay nagkakaisa. So, naibigin niya ba? Para ko walang sumasalot? Ha? Ano, kailangan pa ba? Anong tulong ninyo na may tutulong? Kailangan nyo na tulong, ano, para lakasin natin po si sino?
Ha? Sino ang gusto kumanta mamaya? Pag naka-100, may 500. Sino? Wala, wala rin. Ayaw nyo. Sige, pasikap na lang tayo lahat, ha? Walang tumuwala. So, ito, napanatay ko sa inyo. Nandito kami, upos kung papaano kami sa inyo tumuloy. Lalo-lalo na sa ating mga tuto na nandito sa kayo. Sa tuto lang, ano? Araw dapat ng pamilya, di ba? Pero ano ginawa? Dahil sa servisyo rin nila, ano? Handa sila tumulong kahit sa layo pero kinanggalingan nila, pumunta rin sila para makapag-servisyo sa inyo. Kaya palakpakan natin ang ating mga doktor. At palakpakan naman natin yung mga kasama ko galing ng Maynila. Lakas na nga sa inyo yung palakpak nyo. Bigyan ko ba yung mga doktor? Napakahirap pa na doon. Napakahirap kayo rin yung magsalita. Sa totoo lang. Kung ako, bibigyan ako ng 500 kahit anong oras pwede ako palakpak. Ano? So palakpak naman sa mga kasama namin galing sa Maynila. Palakpak tayo, kaya turne, kaya turne, baliyo. At sa kasamahan namin na nandito sa kayo, maraming maraming salamat. Ano? At ako ay natutuwa sa araw na ito. Napakaganda ang inyong ano, area. Tingnan nyo ang presentation na ito, pagmalakihan itong event na ito eh. Kami kahit saan kami, nakakalaking. Ano, hindi na namin sa ngayon, nakita ko pala ang magpasok ko, napakaganda ng presentation. No? Marami kami napupunta, pero hindi namin inahambing kasi ang sadyak namin ay tumulong lang. Ano, pero sa nakita ko sa ngayon, napakaganda. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ano, at mag-umpisa na tayo sa ating activities. At hanggang nung nasama ko natin dito, 3 o'clock. So, 3 at dito na sila nakain. Ang kakain pa natin. Ano naman natin dito? Ha? Pasa ko yung program, okay. So kami, kahit hindi na, galing ng Maynila, hindi na kami kakain, sawa na kami sa mais. Ha? Mineral na lang, kailangan na kami dito. Nasada na kami sa mais, sa Maynila, bilang mais. Dito, dinadaanan namin, puro kamaisan. Ngayon, bumili kami dito, mayroon kami sa sasakyan, mayroon dito. So, maraming salamat at papasalamat na lalagay tayo sa ating mga Panginoon. So, magandang umaga, ngayon lahat. Hindi naman patatawag ninyo itong programa na ito. Okay, si Kuya. Okay, tingnan mo muna Kuya, pagkakunin mo. Si Kuya Rosel Lopez na. So, ang ating kaibigan ay isang broadcaster journalist ko na kasama natin sa samahan ng akin. Alright, maraming salamat po at ibabalik ko sa inyo si Sir Anthony para magbigay sa atin ng mga makapagbagba na damdamin o sayaw. Kasi wala na ako tatay, pag sarang exercise ko daw, wala na ako gamita ang tungtungin, gano'n, may ka-exercise. Na, nagsala ako, di ba yan? Na, hindi po. Magandang umaga po. Umaga rin. Parang walang tao eh. Magandang umaga po! Ayun, mayroon pala mga magandang. Maraming pong salamat dahil, una-una, salamat tayo sa Panginoon. Dahil ang biyahe ko sa dito po eh, medyo mahaba. Oo. Saka mahaba yung traffic. Sa ano? Ha? Sa Dagi. Nagbibis kayo. Dalawang lahat yung oras kami doon eh. Kala ko, abutin kami na pinabukasan. At least, okay po kami. And we are thankful to God that we give us traffic mercy coming here sa Dodge. Sorry, may kaibigan ako dito ng mga store. Kaya lang eh. Hindi ko alam kung ano wala yung aking cellphone. Maraming pong salamat dahil kay Atty. Siya po ang naging daan para makakamit dito. Dahil may nag-usap sila na natin ang mga governor at kay Atty. Maraming salamat, Atty. We are here to support sa lahat ng aming kaunting makakaya. Ano man ang nakikita nyo ngayon dito, eh, sana po ay yung ating pagpasalamat sa Panginoon. Okay lang ba? Ano po?
kami kita hindi talaga na please. Marahil kong salamat. Hindi na po makakahama. Run. Sa lahat ng LGU, government, maraming salamat for giving us the opportunity to come here in this place. Maraming salamat. Okay, thank you, Kuya Regional Vice Governor Edwin Salve. At ngayon po, ang pagbulit na pinigay ng kanyang mensahe, iti Kapsa Tayapo, iti Ipay, iti Norte, from Bugitiraw City, at yagyan tatana po, iti National Capital Region of Manzanares, Kuya Attorney Modesto La Campra Jr. Magandang araw, umaga ko sa inyong lahat. Ako ay tubos na magpapasalamat kay aking galit-igan si Tommy Balgeo. Kami pala ay magkakalapit lang sa bayan namin sa Tugugaw. Gusto kong ulit ng pagkakataon ito na salamat sa inyong presensya. Kita ninyo yung sacrificio ninyo upang ikadalo sa ating ano, Medical Mission ng CLR 45 kasama si Kuya Bro at aking mga butihin na mga medical practitioners, mga doctors, of course yung makasama namin sa aming region, so sa several whole region na areas. At talagang kami ay nagagalak ang aking puso pagdating sa mga ganitong pagkakataon, mga ganitong activities. Ito rin, nakalimutan sabihin ni Kuya Bro, sa sobrang dami ng napuntahan, halos sa Luzon, Visayas, no? Wala kaming schedule pa sa Mindanao. Siguro pagdating ng panahon, meron din ganito sa Mindanao. Medyo malayo-layo ng konti. Okay? So sabi ko kay Kuya Bro, pagdating ng oras na maikot na natin ang buong Pilipinas, no? Nakikita natin ang kalagayan ng ating mga kababayan. At yung mitiin ng agilan, na tinatawag na alalayan ng agilan. Hindi lang para sa aming mga mentro, kundi sa lahat ng sakatauhan. Yun yung nakalagay sa aming himno, yung tinatawag ng kanta kanina. Service to all humanity. Okay? So, maraming salamat at muli, palakpakan natin yung mga nagmumuduro ng pagkakamayot ng mga. Thank you, Kuya Ko. Napakabait niya, Kuya Tony Podesto na Pandra. Okay po. Okay. Information lang po sa mga tatanggap ng gamot, alam niyo po, hindi lang po siya good for 1 week or 2 weeks. Ito po ay may pang isang buwan pa silang binibigay. Ganyan po sila ka-generous po ang ating mga kaibigan from CLR 45. At napakaganda po na itong mga gamot na ito. Kagaya na lang sinabi ko sa inyo, higit na makakatulong sa ating katawan. Ito pong ibibigay nila sa atin. Okay? Maraming salamat po sa mga nagbigay ng mensahe nila sa araw na ito. Kaya ganito nga niya, ipakamukan niya yung apo. Ganito yung apo, at ang kami nga nagkurang na nang i-madag at iti ati ng Kapitanes, iti Jones. Niya, ilikbiko ni Pai Apo. Ti kakaadiwag, pinakamalayan ng barangay na di kamay, naman kami pa yung nagpa-receive iti letter apo. Pero ang sabi ko nga, para po sa inyo ito, ano po, at para po sa kabutihan ng ating mga kababayan, hindi po kami nagtulang para wala po sabihin, hindi nila sabihin na dibulwan lang ang pinuntahan. Hindi po kami nagtulang na magbigay ng informasyon mula sa pinakamalalayong barangay ng bayan ng Jones. Buong barangay, buong forest region po at dibulwan region, nakatanggap po ng sulat galing po sa atin. Okay? So yung mga pumunta po ngayon, ipagpasalamat natin sa Panginoon, pinagpapagayin ng Diyos dito para matulungan po ang ating grupo at sa ganoon ay mapigil ng kahit paano, hindi man lunas, kundi sa pangangailangan natin, no? Sa ating pangangatawan. Kung wala tayong sakit, yung mga multivitamins na binibigay sa atin.
At bukas po ay meron pong panibagong medical mission na gaganapin naman sa Adelang at saka sa Central Region po gaganapin sa Barangay Palagaw po. Barangay Palagaw Jones, Isabela. Sa ganap po din ang alas 9 ng umaga. Okay? So manila po, pagyaman kami, inamo, ang tema nagsasao, yung nagigitan mo ng ituso yun, nagkikipag yung yamanan ng tatanaw tayo. Dikate, thank you sa Panginoon, thank you sa ating mga bisita, thank you sa ating mga medical staff and team na pinadala po ng ating butihing mahal na Governor Rodrigo Albano, of course, si Vice Governor Bojidin at ng kapulungan ng Sangguniang Panginoon. Ganun din po ang ating District Congressman, Congressman Joseph Tan, at umulungin po sa atin ang ating kumabot board members po, Doc Clifford at board member Victor D. Ang ating pagpapauna na municipal mayor and officials dito, headed by Mayor Yan Montano, at sa lahat-lahat po ng mga barangay officials natin, maraming salamat po. Hintayin na lang po ninyo ang mga gamot na ibibigay sa inyo. I'm sorry.
Nanay Elinia Ariola, no, isa sa nabigyan na biyayaan ng libreng gamot ng Cellar 45, no, dito sa Barangay Dibulwan, dito sa Bayan ng Diyos sa Isabela. Nanay, ano masasabi niya sa nabigyan sa inyong gamot na yung may malaking tulong? Ay, po, unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kayo po ang ginamit ng Panginoon na magpunta dito, na magbigay ng mga gamot dito. Maraming salamat po. At pangalawa kay Attorney J.R. Vallejo, nagpapasalamat po mas kami sa amin, sa kanya at sa mga grupo niya po. Maraming salamat po kasi ang laking tulong po sa amin na nagme-maintenance po. Paano yung gamot niyo? Paano ba sa inyo? Para sa inyo? Opo. Pati sa asawa niyo? Opo, pati sa asawa ko. Asawa na huro. Opo. Ayun. So, malaking tulong po yun. Oo, ang laking tulong po, sir. Kaya maraming salamat po. God bless po. Palain po po kayo ng Panginoon. Opo. Okay, so mga kuya ate, ngayon eh, nandito tayo sa Barangay Dibulwan, dito sa Jones sa Isabela. Ngayon katuloy natin yung dati na councilor nito ng Bayan ng Jones na si Attorney J.R. Barbas Vallejo. At siyempre isa siya doon dito sa ating kasalim puwersa para sa pagsasagawa ng medical mission dito sa kanyang bayan. Attorney, good morning sa iyo. Good morning po. Oo, tatawagin ko na siyang consul, dating consul, at ngayon babalik siya sa konseho uli ng Bayan ng Jones. Salamat. Bakit natin sinagawa itong medical mission dito sa Barangay Dibulwan? Isinagawa po natin dito sapagkat unang-una po, ito po ang pinakasentro ng Forest Region at Dibulwan Region. Pangalawa po ay napapanahon na rin na balikan natin ng magandang utang na loob ang ating mga kababayan sa pakikipagtulungan kay Governor Rafael Agkawili at ng kapulungan ng CLR 45. Ayun. Siya yan po kasama po CLR 45 doon ng Senator Joe Bonten at kahit ang group of companies at siyempre si Attorney Corsi J.R. Barbas. So, ito Attorney, dati mo nang ginagawa, ngayon binabalik mo lang balik. Yes po, dati na po nating sinasagawa ito sa mga kababayan natin, pero ito na po yung parang pinakamalaki so far na kaganapan na gagawin natin. So, bali dito, ilang barangay ba ang mabibigyan natin ng tulong medikal? 20 barangay po. Uy, 20. So, sa isang barangay, ilang mayroong residente? Nako po, humigit kumulang siguro mga 200 ng nakikita natin. Bawat residente. So, bali ilan yun, no? Sa 20 barangay. At ito ba, Attorney, paano yung ating mga pinamamahaging kamot yung mga doktor, yan ba mga voluntaries po rin? Opo. Actually po, tinulungan tayo ni Governor Rodito Albano. Nagpadala po siya ng mga doktor from the district office. Si Congressman Joseph Tan, nagpadala rin po ng mga doktor sa district office at ang mga kasama nating doktor dito sa iyo. So, bali, Bonji, ano ang panawagan mo sa mga residente ng Bayan ng Jones dito sa Dalawigan ng Isabela? Unang-una po sa lahat, kinukumusta ko po kayo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Nawa po ay magtuloy-tuloy ang ganitong tulong. Ako po ay instrumento ninyo na makalapit sa mga taong nagnanais tumulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga walang kakayahan na pumunta sa ospital. Nakaagapay po sa atin ang Governor Rafael Agkawili at CLR 45, ang Guardians Philippines, na sinabihan po tayo at pinangakuan na tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ayun. Okay, so, Kochi, no? Sa pagbabalik po sa konseho, ano ba ang pinaplano mo at balak mong ipasang batas para dito sa inyo na lawigan? Dalawa pong bagay. Unang-una po ay ang medical. So, paigtingin natin ang tulong medical sa ating mga kababayan sapagkat marami po ang walang kakayahan.
na pumunta sa ospital. Tayo po mismo ang pupunta sa kanila. Gagawa po ako ng ordinansa na magbibigay ng door-to-door service sa ating mga kababayan. Tulong ng mga gamot sa ating mga benefactors. Pangalawa po ay gagawa po tayo ng batas na magbibigay ng maigting na proteksyon sa ating mga kabataan. Ayun. Sapagkat naniniwala ako na ito at sila ang susunod na pag-asa ng ating bayan. So malinaw po yan, no, mga kababayan natin dito, no, mga manong-manang na ilalapit si Consi yung medical sa inyo, hindi kayo ang pupunta. So abangan niyo po yan sa kanyang pagbabalik. So sabi na natin, ang pagbabalik ng Aguila. Thank you, Kuya. Ayun, yan po yung part 1, mga kuya, ate at bunso, no? Dyan po sa barangay di Baluan, dyan po sa Jones, sa lalawigan pa rin ng Isabela. Tingnan mo nga naman, no? Talagang pagka ikaw ay pinagpapala, isipin mo nung nandun kami, walang kaulan-ulan, talagang tirik na tirik si Haring Araw. Nung natapos po ang aming medical mission, aba, ayun, tsaka nag-landfall si Enteng. Kasama kasi namin si Enteng noon eh, anong araw na yun eh. Kaya hindi muna doon nag-ano, kung umalis kami nila Enteng, ayun, tsaka yun sila nag-landfall, ayun. Ikaw talaga, Kuya Teng, kawawa naman yung mga taga-Isabela at Cagayan, no? Ikaw talaga. Anyway, paalis na bukas si Kuya Teng, at hindi, si Kuya Enteng pala, ha? Paalis na bukas, no, dito sa PA, sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Tama naman yun. At magandang gabi kay Ate Mitch ng Central Luzon Region 45. May nanonood siya. Sabi naman ni dating chairman at ngayon ni Barangay Kagawa, Drey Malyari Sibilya ng Barangay Maysilo Malabon, wala pala nagalit si Enteng. Doon sa kumanta, ikaw naman ka po. Ikaw naman eh, alam mo nga, ang dami nga natutuwa doon sa pagkanta noon eh. Ikaw talaga. Misan nga ikaw, pakinggan kitang kumanta. Maka yung kanta mo yung tinutula mo. Ha? Oo. Maka mas lalong maraming magalit. Ha? Ikaw talaga. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa oras na alas 8.38 na ng gabi, Philippine Standard Time. Abay, parang huminto yung aking orasan. Ha? Mahina na siguro yung battery. Huminto eh. Okay, so mga kaibigan, wag na nating patagalin muli at itunghin na natin sa inyo yung part 2, no? Nitong ginawang medical mission na Central Luzon Region 45, diyan pa rin po sa lalawigan ng Isabela. Narito po. Buso, ngayon sa araw na ito, Linggo, ay nandito naman tayo sa may barangay Palagaw. Dito pa rin sa bayan ng Jones, dito sa lalawigan ng Isabela. Ito'y pangalawang yugto ng ating medical mission na siyempre po ito'y tampok ng Central Luzon Region 45. At siyempre, itong si Attorney J.R. Barbas Vallejo, no? Saling puwersa. Yun ay auditing kuya. So kung makikita nyo mga katropa, nandito, yan. Ito po yung ating registration, no? Yung pong mga tao na mga nagre-register dito muna. So after po sa registration, pipila na po sila doon para po maghintay sila nga sa mga doktor para ma-check up sila. So mamaya abangan natin kung ilan po mga residente ang darating dito. Ito po ay 20 barangay ang pupunta dito ngayong araw na ito. Abangan po natin. Po mga kuya, ayan ha, medyo inaayos na po yung ating pharmacy. Ayan, ayan, kinoconnect na nila. Ayan, inaayos na para mamaya, dire-diretso po ang pagbibigay ng mga gamot doon sa mga residente na nakaabang na po ngayon. Ayan, ayan po yung mga residente, nakaabang na. Ayan, iilan pa lang yan dahil actually po, maya-maya, ayan, magdadagsa na po rito. Mamaya, abangan po natin. Amin ako nga nagkapo, katalitin ka malibang na barangay ako dito hindi pa kaya ng region ken ang ili hindi Diyos. Hasta na kapso, di palagpag tayo ako. Okay. Una po sa lahat, bago po natin simulan ang ating programa, nais ko pong sabihin sa inyo ang tao ko na nagbigay ng posible mangyari ang ganitong bagay ay dumating na. Bigyan po natin ng malakas na at masigabong palakpakan, Chairman Rafael Agtawili. Yan po ang ating benefactor. At ang ito pong abanggitod ninyo, si former Sanguning Bayan Member J.R. Barbas Vallejo po, nagsama po kami. Nang sa ganon ay may pahatid po namin sa inyo ang servisyong free medical and feeding program para sa araw ito.
Okay, sa loob po ng 2 minuto ay sisimulan po natin ang ating simple programa. At bukas po ang ating bulwagan para po sa lahat ng magkaka-interes na sumama dito po sa med- na humanitarian activity po dito sa bayan ng Jones. Ipinagalak po nila dito ang servisyo po ni Dr. Jun Garcia, Sir Jason Abad, Ma'am Kim Pascua, kamag-anak pa to, Pascua, Ma'am Maria Cancino, at saka Sir Gaudencio Palapot. Maraming maraming salamat po. Sila po ay nanggaling sa District Hospital po, sa The Food District Hospital ng Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo, Dr. Sia and team. At ang pangako naman po sa atin, board member, Dr. Clifford Raspago, diba? At Raspago, sigurado. Alam niyo po ang pangako niya, mag-check up din daw siya mamaya. Kaso din, baka urayin na gabi yung single ting balasa nga po. Ha? Single ting ako, dito board member tayo. Ha? Able and finding the able na makuna. Diba? Bachelor. Ay naku, natuwa si ate. Ayan. Tignan mo naman kung gano'ng magwapo yung board member nito. Napakabata pa. Tapos doktor pa. Ano pa nga hanapin mo, di ba? Parang kaya pa rin ito. Tatlo, ang daapat eh. Na-jogging dun sa oval. Malakas tumak mo ito eh. Okay po. So, isang napakasayang araw po nito. Nagsama-sama ang may mga puso na magbigay ng malinis at dalisay na servisyo sa taong bayan, ang ating itong champion sa humanitarian service. Muli po natin palakpakan, Chairman Rafael Agmawili. Idol ko to. Idol na idol ko to. Sabi mo ang kay Chairman. Chairman. Okay po, so yan. Marating na po yung ating mga senior citizens. Marami daw pong bata pupunta. Eh, kano mga iba natin nakausap kanina. Ayan, so uulitin po natin, isa po itong humanitarian service para po ito sa inyo, para po matulungan po kayo ng CLR 45 ng Guardians Philippines po at ng inyong abang lingkod, si Dr. Clifford Raspado, board member Raspado po, at former Sangguniang Bayan member J.R. Bablas Baliao. Para po sa araw na ito, magsama-sama po tayo. Okay, so tingin ko pwede na natin simulan yung ating munting programa. At requesting all EGLE members to be here in front. Our divine providence, we humble ourselves before you as we praise your holy name and feel your presence in our midst. We implore your divine guidance and blessing as we consciously gather on this occasion in pursuit and furtherance of the Jewish goals and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, all Lord of God, to enrich our hearts, to enlighten our minds, and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goals and objectives, not only on this particular occasion, but also
on the many times of our striving and endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirit and fortify our steps as we seek to keep and edify our fraternity, everyone and all. And as we strive perseveringly to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine providence. We fervently ask under your supreme guidance and direction. Amen. Please remain standing for the singing of our national anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw na hindi mo ay masasigat hanggang ayaw na puso sa ikaw. Marcel Rodela, Sabrina Gay Treasurer. We would like
I also do acknowledge Ms. Joyce Ann Corpus, one of the Barangay Herbo health workers, Annalene Labandria, Rodilito D. Diego, Vanessa B. Antonio, Alfred C. Muay, Ricardo B. Galano, Bonnie Cruz Andaya, Marione Dangan, Maximo Agustin, Annalyn Caranod, Raquel Samut, Francisca Pascual, Chris J. Santiago, and also the members of Lupon Tagapamayapa, headed by Reginaldo Ignacio Sr., Victoria de la Cruz, Antonio Aaron, Mauricio Bernardo, Silencio Evangelista, Edwin Carlo, Benito Andres, Yolanda Miguel, Apolonia Tangan, and Melissa Pascual. And of course, we would like to acknowledge the presence of our medical doctors, headed by Dr. June Garcia, sir, together with his team, Mr. Jason Abad, Kim Pascua, Ma'am Rina Cancillo, and Godencio Pulangfox. And all the residents of this barangay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay lang ba kayo? Magandang umaga po sa ating lahat. Alright. So we would like to introduce ourselves muna po. Matiyan niya ang mga kasamahan, lalo po ni Governor Rafael Acomini, sa ating mga kuya, ate, sa napakapogi nating former SB member, D.R. Vallejo, ganoon din po sa ating host na barangay, kay Kapitan Wilson Ancheta. Sa ating mga minamahal na kabaranggayan. Dito rin po ang ating former barangay captain, Captain. Sa ating napakasipag na mga health workers, mga medical practitioners from Etchali District Hospital. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Na gumalaw dito sa ating bayan. At kita naman po natin kahit na gaano man kaliplip ang ating bayan ng Diyos, ay napili po nila na gumalaw at magbigay ng feeding program at medical mission dito sa atin. Kaya palakpakan po natin ang ating mga bisita. Siyempre hindi po mangyayari yan kung hindi tayo sa initiative ng ating pinakamamahal na former SB member, J.R. Vallejo. Kaya maraming salamat po mula po in behalf of People of Jones. Maraming salamat po sa ipinakita ninyo na pagmamahal dito sa aming bayan. At sinisiguro po namin na habang buhay po namin na tatanawin ito, ipinakita po ninyong activities para sa amin. Kaya nakakasiguro po kayo na itong mga ganitong klaseng activities ay marami pa pong matutulungan. Hindi lamang dito sa ating bayan, kundi sa iba't ibang parte pa po ng ating bansa, hanggat merong mga nagsisilbi na mga eagles na handang tumulong. Yun po ang nagsisilbi inspirasyon namin. Kayo na mga kababayan po namin. Kaya po pa rin nagkakaroon ng mga ganitong humanitarian services. Kaya muli po, maraming salamat. Hindi ko na po papatagalin at nag-a-antay na rin ata yung table para pag-check upan ko mamaya. Pasensya na po pala. Kasama nyo sana ako kahapon doon sa Barangay Dibuluan. Kaya lang nagre-recover pa lang ako. Kaya nakamas ako kasi nagka-trangkaso kasi ako. Yung trigger na tiawang namin kakaiba na trabing. Walang humimilot kapag nagpapulong. Kaya kahapon, medyo okay naman na yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko kay Tito JR, Tito, sinisiguro ko na bukas a-attend na rin ako sa medical mission ng Diyos. Kaya andito po tayo ngayon. Sumauray at patisipon ko, mag-check up pa rin po tayo mamaya para makatulong po sa ating mga kababayan. Yan lamang po, maraming salamat.
5 under the Fraternal Order of Girls. So ito po ay humanitarian organization wherein yung layunin lang po ay tumulong. So we do medical mission, feeding program, dental activity or dental program sa halos malibot na po namin yung Luzon tsaka Visayas. So ngayon, binigyan po kami ng pagkakataon na makaabot po dito sa Isabela. So we came all the way from Metro Manila and we traveled for how many hours just to be here po sa inyong lugar sa kooperasyon po ng ating butihin Kuya J.R. Barbas Valia. So siya po yung nakipag-usap po sa aming regional gang or yung servisyong medical po na ginagawa po ng Central Luzon Region 45. And of course, I would like to acknowledge po yung mga membro namin na naandito po sa aming bumiyahe po para din tumulong na maisaayos po at maisakatuparan yung aming pumipiin na madala po dito yung aming servisyong medical sa inyo po. So, I would like to acknowledge the presence also of our Black Hoop Eagles Club President, Kuya Leo Bicaldo. Okay, and the aspirants under Black Hoop. We also have the CLR Media Eagles Club, CLR Admiral Eagles Club, CLR 45, Captain Elite Eagles Club, and a lot of members under our Central Luzon Region 45. Alright, so without further ado, I would like to introduce our regional governor kung saan po siya po din yung isa sa nag-initiate po na madala po yung servisyo medical dito sa Jones Isabela. So he is a founding chairman, master, international president ng Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated as well as an awardee po ng UN. So, he is a philanthropist. So, imagine nyo po, we are very glad this morning na binisita po tayo ng isang awardee. Hindi lang po dito sa Pilipinas, but he is an international awardee po, world philanthropist. Okay, so let's welcome our regional governor, Kuya Gov, Rafael Agtumin. Yan po mga kuya, ayan ha, medyo inaayos na po yung ating pharmacy. Yan, ayan, kinoconnect na nila. Ayan, inaayos na para mamaya, dire-diretso po ang pagbibigay ng mga gamot doon sa mga residente na nakaabang na po ngayon. Ayan, ayan po yung mga residente nakaabang na. Ayan, ilan pa lang yan dahil actually po, maya-maya, ayan, magdadagsaan na po rito. Mamaya abangan po natin. Amin ako nga nagkapo, katagiting kabalibang na barangay ako nito hindi pa kaya ng region kin ang ili ni Diyos. Hasta na kapso, di palagpag tayo ako. Okay. Una po sa lahat, bago po natin simulan ang ating programa, nais ko pong sabihin sa inyo ang tao na nagbigay ng posible mangyari ang ganitong bagay ay dumating na. Bigyan po natin ng malakas na at masigabong palakpakan, Chairman Rafael Agtumini. Yan po ang ating benefactor. At ito pong abanggitin ninyo, si former Sabuning Bayan member, J.R. Barbas Valia po, nagsama po kami. Nang sa ganon ay maipahatid po namin sa inyo ang servisyong free medical and feeding program para sa araw ito. Okay, sa loob po ng 2 minuto ay sisimulan po natin ang ating simple programa at bukas po ang ating bulwagan para po sa lahat ng magkaka-interes na sumama dito po sa umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapwa ko sa inyo, senior na rin ako, at hindi ko pinakahiya yung inyad kasi dumarating sa punto na tayo ay papunta diyan. Tama ko ba?
Sino ba nagpapawas ng edad sa inyo? Diba tayo ay nagdadagdag ng edad, no? So, papasalamat ako, papasalamat kami sa mga grupo na nakarating kami dito sa inyo dahil sa ating pinakamamahal na si Kuya Atong Rui Balijo. At higit sa lahat, nagpapasalamat din kami na binigyan tayo ng lakas ng ating mahal na Panginoon upang makarating dito sa inyo. Ano? Dito, punta namin dito sa inyo, umahagi kami ng tulong bawat isa sa inyo, lalo-lalo na sa kabataan at sa mga senior. Ano? Kaya nandito kami kung paano kami umigoy ng tulong. At hindi ho kami nagihingi ni anumang kabayaran. Ang sa amin lang, mamigay hanggang sa amin makakaya. At nagpapasalamat din ako sa ating mga doktor nandito sa ngayon. Lalo-lalo na ang ating nanditong doktor na nagsamdulihan, panlalawigan. Maraming salamat, Kuya. At nagpapasalamat din tayo at sa akin. Dito ko nabama yung pagpasok ko palang kanina. Ito yung ating barangay kapitan na totoong tao pagtanggap ano, sa atin dito. Hindi namin tinitignan yung nakikita ko yung kaanyuhan niya. Kung tumanggap yung isang tao may mula sa puso, tingnan mo yung ngiti. Hindi yung ngiti alinaalanganin. Di ba? So makikita mo yung pagkatao. Kaya huwag niyo makalimutan itong mga tao na nandito sa inyong harapan. Kung ano man ang bawat isa, kailangan yung pangarap ng bawat isa ay dapat natin marating. Kung tayo ay nagkakaisa, lalong-lalong siguro matibay tayo. Huwag natin intindihin sa paligid yung mahilig mayaman sila nagagawa. Di ba? Tama? Hala ng sagot. Ha? Ang intindihin natin yung nakakatulong sa kapwa, hindi yung taong naninira. Ano? Kaya nandito kami sa inyo, hindi kami naninira kung hindi tumulong lang sa inyo. Kaya maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin. Ako'y natutuwa, ano? Kasi kahit ganito tayo karami. Pero ito kayo, matutuwa kayo at ito ibibigay namin gamot. Itong papamahagi namin gamot ay hindi na namin dadalhin. Iiwan namin ito at si Kuya Atone, so siya na ang mamamahagi sa inyo kasi sa dami rin namin mga lakad at siguro naman itong gamot natin masisiyahan kayo kasi may mga kailangan kayo, hindi na kayo pupunta sa butika o bibili pa. Ito ay libre, ha? Wala kayong babayaran dito, hindi gaya ng nagkakalang Dominican Mission na nagpapabayan, ha? Pero ito walang kapalit, hindi kami nang personal, ang sa amin lang mula sa puso ito. Kaya sana naroon natin pagtibayin, lagi tayo nagkakaisa. Kaya napakaganda, kahit ganito lang tayo kanami, kung tayo ay nagkakaisa, napakatibay ng ating samahan. Ano? Papasalamat din ako sa mga kasamahan mo, lalo-lalo na yung mga opisyal ng National 45. At ang mga atin din matikas na abogado, walang iba kundi si Atty. Kuya Lacabra. At ang atin na Vice Governor, nandito sa ngayon, ito si Kuya Vice Boom, Sanbe, ano? Kuya Vice Boom. At nandito naman yung ating mga ladies at saka dito sa ating mga aspirant na nandito sa ngayon, maraming salamat. Kahit anuman layo ay nararating natin dahil sa ating pagsisikap upang makatulong tayo sa ating kapwa. At si Kuya, si Supremo James, andito rin. At itong ating matigas din na reporter, si Kuya Rosel, presidente natin, ano, sa Media Eagles Club, andito rin siya ngayon. So makikita nyo ito lagi sa TV. Ano? Ang pinipili lang niya, yung hinihano lang niya sa TV, yung magaganda, pero yung mga pangit, hindi na nilalagay.
Ano? Kaya, kung may iba pa, ano kayong balita, okay ito, kahit anong oras. May nakliyo naman siya, may headline siya, pwede niyo tumagal. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Kapitan. Uulitin ko. At maraming salamat din sa may bahay ngayon dito sa ngayon. Lalong-lalo na sa inyong anak. At higit sa lahat, yung mga nagsiservisyo ng tapat, yun ang dapat natin tutukan. Mga sangguniyan at mga barangay kagawad, lalong-lalo na yung nangapangalaga ng ating kisan order, ang ating mga kapulisan at ang ating mga tayo dito sa barangay. So, tulungan natin ang ating mahal na kapitan. Mabuhay si Kapitan! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, sir, sa pagpili dito sa barangay namin na may baos itong medical mission. Ay paano lang ang po sa chairman, si Sir Akawili. Magandang umaga po sa ating mga kabarangay, lalo-lalo na po sa ating mga bisita na mga doctors, mga taga-ibang barangay. Kaya andito, nagpapasalamat po ako kasi dumating kayo dito sa isang magandang agrikain ng Eagles Philippines para sa ating lahat at sa kalusugan ng bawat isa. Sana mag-enjoy kayo sa kaganapan ito at tinuod ko welcome po lahat ng kaibang barangay dito sa atin at nagpapasalamat din po ako na yung mga gamot na andito ay iniwan na po sa atin. Kaya napakaswerte ng barangay natin. Sasabihin ko pa lang sana, i-request ko pa lang sana, pero sinabi na ni sir, kaya naisip niya yung gusto kong mangyari. Kaya, sir, maraming maraming salamat po. At sana, bumalik kayo. Thank you po, sir. Magandang umaga sa atin lahat. Tuloy-tuloy po yung ano natin doon, ha? Thank you po. Kaya kami na po. Marami siguro ang tataka bakit ako Ilocano. Ang mga lola o lola ko ay nag-tiyagi po, binapirmi ni Tiyagi Isabela. At nag-aral po ako sa Northeastern College noong 1976 up to 1978. Dalawang taon po ako dyan. Senior na rin po ako ngayon. Maraming salamat kay Atty. B.R. Balimo, kay Kapitan, at si Chairman Rafael Agawili, ang kaisa-isang awarde ng United Nations Humanitarian and Philanthropies Award sa Pilipinas. Kaisa-isa lang po yan, wala nang iba. At si Atty. Lacambra, taga-Cagayan, si Vice Gov. Salve at aking mga kasama na galing sa Manila. Lalo na na sa ating dalawang guest. Last sa inyo, Nembang Altao. Kumata, Tatoy Agas na inawit ni Chairman dito ay papatulong kanyayo. At ang itatasakit na, ang patikap kayo ni Doktor, at tatagin ni Doktor tayo. Noon niya tiagas na kahit nyo. Noon na may tanti kapitan, ito niya rin. Noon niya tiga, kailangan nyo. Ngayon ba nga, alaw, patagay amin nyo. Diyos tiag niya ako. So, mga kuya, appealing natin yung barangay chairman, Wilson Ancheta ng barangay Palagaw dito pa rin sa James Isabela. Kap, pwede ba namin malaman kasi parang kanina narinig ko, from 1971, medical mission, wala na. Ano nang nangyari? Okay. Sa kahit, ano dahilan? Siguro wala pang, ano sir, nakapag-isip na parating dito yung medical mission na ganyan. Pero,
alam ko kap sa mga local government, sa mga panlalawigan, may mga pondo dyan para sa mga medical mission. Bakit di sila nagdadala rito? Na ano sir, nagkakaroon din ng medical mission pero sa bayan lang. Bayan lang? Hindi, pero per barangay wala. Ano po, ang nangyayari po yung ronda probinsya, ganun lang. Ronda barangay po ang nangyayari. So kasi hindi napapunta dito. Nagpapupuntan din naman po. Kasi para madalag sa patuloy. Pero yung medical mission na ganito, ngayon lang nangyayari dito. Pero yung ronda po kasi sa barangay, lagi taon-taon naman. Ayun. Okay, so yan mga kuya mo. So, Kapitan, ano ang masasabi niyo dito sa Isinagawa Medical Mission? Ay, nagpapasalamat po ako kasi ngayon lang nangyari ito sa panunungkulan ko at lalong-lalo na po sa Agila. Kay Sir J.R. Vallejo na siya ang nag-inisip ito. At sa lahat, ay lalo po kay ano kay Chairman at Kawili na siya talaga ang founder ng ano at siyang personal na nagpunta rito. At nakita po kung gaano ang tao na gustong matulungan, kung sino yung gustong mabigyan ng mga gamot. So, patingin nyo, Kap, malaking bagay ito para sa mga kabarangay nyo? Maraming malaking bagay po. Napakalaki talaga. At maraming salamat po sa ganitong pangyayari. Okay. Thank you po. Sige, sir. So, ayan. Yan po si Kapitan Ancheta, no? Wilson Ancheta ng Barangay Palagaw. Dito pa rin sa bayan ng Jones, dito sa Lalawigan, na sa Bayan. Okay. Thank you, sir. Mga kuya, ngayon kapiling naman natin si Kuya Frank Domingo. Dito rin siya Barangay Palagaw, dito pa rin sa Jones. Kuya, ano masasabi mo sa medical mission na ginawa natin dito? Napakalaking tulong po ang ginawa nila. Tapos nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumubuo na to at sa nag-sponsor. At malaking tulong po sa mga tao dito. Hindi lang po dito sa Barangay Palagaw, kundi buong Jones po. So bali, Kuya, ang totoo ba yan? Ang tagal bago magkaroon ng medical mission? Ay po, medyo matagal din po. Ngayon lang po na uli na. Ulit. Apo. Ayun. So ano masasabi mo? Maganda po at nagkaroon ng ganitong medical mission para maraming taong matulungan po. So sa tingin mo, napakalaking tulong to? Apo, napakalaking tulong po. Okay, napakagandang programa po ito para sa barangay. Okay, thank you. Okay, thank you. So, Sir, ang inaano ko lang, inihiling ko lang sa ating samahan, sa ating grupo, na yung maging aktibo. At dito, yung sinasabi ko nga, paano tayo naging Agila. Kung puro na lang gumagamit tayo ng Agila, wala naman tayo serbisyo, lalong-lalo na sinasabi natin sa ating humanitarian service. So, ipagpatuloy natin, huwag na tayo pasaway sa lipunan kung hindi tumulong tayo sa ating gobyerno. Panatilihin natin yung lagi nagkakaisa. Huwag tayo magkawindang-windang dahil sa mga sistema sa nangyayari sa ngayon. Panatilihin natin ang suporta sa ating gobyerno. So, mabuhay ang ating presidente. Mabuhay ang Sela 45. Mabuhay lahat ng Agila. Sino po? Salamat po. Hoy, ano mga kuya, ngayon kasunod natin ang Governor Sedra sa Region 45 ng Pilipinas. So, kita mo rin natin siya. O, pinagtatanong doon kanina na bakit daw ginagawa ito ng CLR 45 dito? Hindi lang sa lugar na ito sa Isabela, kahit saan daw, bakit daw? Ang CLR 45, Central Luzon Region 45, ay patuloy ang serbisyo sa nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar na hindi nararating ng ating pamahalaan. Pero nandito lang kami kung ano man makakaya ng amin maitutulong sa inyo. Eh, huwag na kayo magatubiling na tumawag o kumausap sa isa man sa amin, mga opisyal ng CLR 45. Handa kami maglingkod kahit anumang oras. Alang-alang sa ating mahal na Pangulo, lagi natin gagabayan na tulungan natin ang ating gobyerno. Lalong-lalo na ang ating pinaka-aktibong presidente. Walang ibang kung hindi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Pero ito, bukod sa CLR 45, na ito, nakita nila na kasama ang rental group of companies, kasama ang Gadgets International, so kakibatin natin sila. So, ang CLR 45 ay ang bumubuhay sa CLR 45 ay ang Redang Group of Companies at saka yung ating foundation. So, ang CLR 45, sa katotohanan na maraming member, pero galing natin na kailanman, kahit isa man sa kanila tatanungin, wala ka tayong hinihingi, ni ano man tulong, kung hindi solo la, ano lang ito ng CLR 45, foundation, Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated, at ang Redang Group of Companies. So, baligob, ano ang mangyayari? Yung mga miyembro dito, presence lang nila ang kailangan para... Yung ano lang, presensya lang ng bawat isang miyembro, officialis man. So, wala. So, baligob, bukod dito, no, sa Isabela, meron pa bang mga naka-line up na tutulungan ng CLR 45 para bigyan ng mga medical needs sa saan lugar? Sa totoo lang, ano, may naka-line up tayo sa Sorsogon, sa Bicol. Pero kaya nga, sabi ko nga sa inyo, sa kanisa atin, na wala tayong pinipiling lugar. So, tinitingnan natin yung dapat natin marating. Yung sinabi ko nga kanina, uulitin ko, yung halos walang marating na tumutulong, kaya nandito tayo para tumulong. So, yan mga kuya atin, no? Abangan nyo po. At sa susunod ng buwan, magkakaroon ng medical mission. At syempre, kasabay na yon ng advanced birthday ni Governor Rafael Alcawili. At abangan nyo dahil mukhang darating yata yung cast. Isabelo Coriano. Okay, so yung mga kaibigan, nato ngayon natin, napanood natin yung pong ginawang medical mission at feeding program ng Central Luzon Region 45. Diyan po sa may bayan ng Jones sa lalawigan ng Isabela. Kita nyo, bukod po doon sa medical mission, ay namigay pa rin ng ayuda yung aming governor na si Governor Rafael Alcawilis doon sa mga senior citizen at mga bata po doon sa nasabing mga barangay. So yan daw, ilan lamang po sa proyektong ginagawa ng Central Luzon Region 45. Siyempre po, tulad nga na sinabi ng aming governor na ang bumubuhay o ang kaakibat ng CLR 45 ay ang Guardians Brotherhood International Incorporated at ang Redang Builders International, no, na siya pong kakibat, no. So yan po, ilan lamang, at meron pong nakaabang pa na isang proyekto na pangbibigay din ng isang serbisyong medikal diyan naman po sa may lalawigan ng Cebu, no, at gayon din sa may Bicol, no. Yan ang aabangan po ng mga taga Bicol at taga Cebu. Okay mga kaibigan, at bukod dyan, ito, no, yung, medyo babanggitin natin ng papyaw po itong dahil sa bagyong Enteng ay talagang ang dami na pong mga naging baha, no, sa iba't ibang lugar tulad ng Camanaba area, Quezon City, Maynila, no. Kung makikita ko doon sa video ay meron pong baha diyan po sa may bahagi ng Taft Avenue, no. Ay talaga namang grabe. Dati ho, nung araw,
Na bagay, iba namang araw, hindi naman nung binabahan ng ganyang kalaki yung mga lugar na nabanggit, no? Pero ngayon ay talagang binabahan na. So isa lang po yan, at yan ay isang hudyat na sinasabi nga ang nakalagay sa hula. Okay, so mga kaibigan, at sa oras na alas 9 ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapaalam po muna tayo at muli tayo magbabalik po sa araw ng bukas, no? Kung makakapag-ano tayo. At yun, at sasayin nyo muli bukas ang programang Tropa. Muli, ako po yung naging kasama, naging kuya, ate, Bungsod Prince of Eagles, kaakibat, kabarangay, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang magdamag, at ingat-ingat po tayo dahil po sa ating nararanasan pa rin mga pagulan at mga pagbaha. Magandang gabi po. Now, Talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin. Opinyon. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba inutil ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung kinatapos ang ating pagpupulong, maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adyon na po tayo. Shout out dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya po ang ating admin at saka owner operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Hi, this is Atang Hilary Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!
Binaiting, binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.